Hi, people of the Lord God in heaven. It's already 3:40 in the afternoon and we are having a Sunday, the Lord's Day, and January 10, 2021. I cannot go to Mass again because my right foot is having wounds. Masakit po, masyadong itapak siya pagkatapos yung kahit chinelas po, masakit. But swollen po siya. I'm having afternoon coffee tayo. I just had my late lunch. So kamusta po kayo, my dear brothers and sisters? Kahapon po hindi na ako naggawa ng vlog. Tama ba? Kahapon. But I decided to record today, at least man lang. Ang dami po nating issues and concerns for the recent days. That concerns LGBT, no? LGBT group members. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys na kasagsaga ng Pride Month, diba? That was last, was it March or June? Basta last year, diba? And then I've known that there were some enforcers who are like wanting to guard or track down some members. I started to ask the question why. Okay, ulitin ko po, I'm just starting out, you know, getting to know more about this group. The majority of the members, ako po ay minsan napapagkamalang tomboy din, pero hindi po ako ganun. I mean, I could have attraction to the same member of the sex group, pero hindi po ako yung aabot sa point siguro na magre-relasyon. I do not know. I do not want to put finality on it kasi natatakot pa ako pag ganun, kasi sometimes even if I say those things, mas lalo pong may nangyayari. But what I'm telling you guys is that I'm not passionate to have a relationship, diba? Meron kasi sa ating mga sabihin mong gay na babae na they are really, you know, focused on wanting to have a relationship, especially sexual in nature, with someone na pareho sa kanila, no? In our case, babae, di babae din, no? Kaya nga guys, di ba yung advice ko sa inyo? Kasi LGBT is about being a trans, being a gay, being a tomboy, being at isa pa to guys, ha, sana hindi kayo nasasaktan when people are calling you bakla or sa amin naman tomboy. Di ba? Kasi yun lang naman ang totoo. It's a Filipino term. Yun lang, gusto ko lang kayong i-heal dyan, ha, na sana hindi kayo naiinis na ang mga tao yun lang naman yung linggo natin na nagagamit in Filipino terms. Diba? Ba't kayo nahihiya kung gusto nyo nga ilantad na ganun kayo eh? Why should you be offended with one term para mas gusto nyo trans, mas gusto nyo gay? Yung sa akin lang ha, para hindi kayo masaktan. Or better yet, para hindi kayo matawag ng mga ganun-ganung pangalan. Then conceal yourselves. Yun naman yung ano ko dyan sa inyo guys. Ulit-ulitin ko yan sa inyo. I wanna give you a little bit of teaching and discipline. Diba sabi ko, I have pledged to be a counselor and a pastor much as I can, in the simple way that I can, to ease up your burden, to give you clarity, to give you light. No? Struggling as I am, hindi ko naman alam yan lahat. Gusto ko lang kasi na mag-feel kayo a little bit lighter than how you feel, kasi ayoko rin na aabot kayo sa point na konting ano lang, de-stress kayo, depressed kayo, di ba? Natawag ka lang na bakla, de-stress ka. Pero pag tiningnan mo naman sa taong nagsalita niyan, yun naman kasi talaga yung ano natin, yung term na ginagamit natin in Filipino, di ba? Yun lang naman, bayot, bakla, fagot, o gay. Those are meaning the same thing, di ba? Iba-iba lang yung words. So why be offended?
kailangan ba may pipiliin pa kayong pangalan for that? And the same manner na yung tomboy din, no? Gay, tomboy, ano ba, T-bird. Pare-pareho po yun, no? Bakit ninyo kinakahiya yan or kinakainis if you are being called as such? When in fact, you are very proud nga of yourself, di ba, na pinapakita nyo yun sa publiko. We have this ng grupo na gusto nyo, nakikita na talaga. O bakit, di ba? Why couldn't you be consistent? But at the same time, I want you to explore on that. Bakit nasasaktan kang tinatawag kang ganyan? Baka in your conscience and in your conscious mind, ayaw mo rin ng gano'n. Diba? So, ikaw mag-reflect niyan. Bakit ka nasasaktan ng ganyan? So, better for you to decide not to show off kung ganyan ka. And for me, ideally, better for you to be converted. Do not long any longer for same-sex kind of a relationship. Kasi yun lang ang ma-explain ko sa inyo, guys. Pero it's still your freedom and free will. Kasi, di ba yung ni-report ko sa inyo recently, doon natin makikita yung abnormality, no? Na even amongst the clergy and the bishops, no? Just because we have this LGBT liberating thing, group, ako nga, eh, I'm supporting you. Not to hurt you, not to, diba, not to put a burden in you, but at the same time, make you see, guys, no, na ulit-ulitin ko yan, na may rights kayo, may freedom kayo, and free will. As well as meron din kami, yung mga hindi members ng LGBT, and non-practicing, kasi, meron naman po kasi talaga mga gays, and, yun na, sabihin mo, bakla, tomboy, na, sa itsura lang sila, no, sa itsura lang sila, ganyan, pero, they do not practice it sexually. No? So, iba-iba naman kasi yan. So, papasok lang po kasi yung kasalanan dyan. Spiritual naman tayo in the aspect of spirituality. Papasok lang siya na magiging kasalanan. If you have sexual activity with regards to it. No? Kagaya niyan, nung napapabalitaan natin ngayon, hindi natin to sigurado kung ano. Meron po tayong isang public figure, political figure na napag-alamanan ko lang today. Hindi ko na lang po babanggitin dito kasi baka madelikado na po talaga ako. Na yung mga anak niya po, ay pinagaano niya po yung, you know, pinapractice niya po yung pagkatomboy niya doon sa mga bata pag wala yung father. You know, mga babae pa naman lahat. Ang hirap po kasi wala naman tayong proof niyan, pero pinapakita sa akin ni God, hindi rin makasumbong yung mga bata. Pinagaganyan niya pagkatapos, ang pagkatapos pa niyan, guys. So grabe yung libido niya, no, yung urges niya. I hope PG parental guidance lang po, no. Pagkatapos po doon sa mga bata, pinaglalaroan niya yung mga bata, hindi makapagsalita, no, hindi makapagsumbong. Pagkatapos doon, kung sino po yung mga kasama nila sa bahay na lalaki, example, driver or hardinero, yun naman yung pinipilit niya, no, na makipagsex sa kanya. So, it's really pretty hard, no? It's psychological and spiritual in nature. Diba, months ago, I have also discovered na there were video clips of psychiatrists or some psychology clinics in the USA, I think in the 1950s or 60s, na find out nila na yung may mga homosexuality are found out to have schizophrenia. No? I-search nyo po dyan sa YouTube kung saan yun. I am not really a studied or educated clinical psychologist. Pero yun na rin po yung naisip ko noon. Kasi yung behavior na po, tinitingnan ko po na pag hindi na nakukuha yung gusto, di ba, yun nga yung may tendency niyang magpakamatay or kaya magwala. No, kasi parang nakaset sa mind nila na this is it. Parang meron sa kanilang nagpa-believe na they are gonna get it if they do these bad things. So, pumapasok din po dyan si Belzebub. Yan po ang aking mako-contribute sa inyo na sa aking pag-aaral, ini-infer ko, may nakikita ako, tapos pag may nakita akong video clips, ako confirmation na ganito ganyan. So it's both po, no, psychological and then spiritual.
Kasi if you are also spiritual, guys, people of the Lord God, ma-overcome mo talaga yan. Any incapacity you have, pag spiritual ka, si God kasi yung kausap mo. Walang sino man, di ba, it's even written in the Bible. Kung sino yung nandyan kay God, nobody could be against you. I mean, you might have enemies, pero may protection ka kay Lord God. Yung enemy natin pagka, yung devil, di ba? It's psychological, they attack us, no? They would tell us things to make us be despair. Pero pag alam mo, grounded ka masyado sa creator mo, who loves you so much, hindi ka kaagad-agad matitinag. Kaya, that's one weapon I could teach the LGBT members. Kasi, halimbawa, yung nangyari kay Jennifer Laude, di ba? Ang nakarating sa aking balita is that nagpakamatay talaga yun. Nung alam niya na hindi siya tutuluyan ng Amerikano at iseryosuhin, ay pinaghahampas yung sarili po doon sa toilet bowl hanggang mamatay. Since yung Amerikano naman yung last nakakasama, siya yung napagbintangan. Yun po ang nakarating sa aking balita, no? So, nobody would commit suicide, guys, people of the Lord God, if you are in your right mind. So, psychological po yun. So, para hindi tayo aabot sa ganyan, that's the reason why I'm trying to do vlogs about it. And pakipas naman po sa mga kakilala ninyo, no? Na you support each other sa tama. You support each other sa liwanag. You support each other sa mabuti at ikabubuti ninyo. No? That is my advice to the LGBTQIA+ community members. Kasi akuin nyo yan. Akuin nyo yan. Huwag kayong mahiya sa akin na binabasa ko kayo. Diba? Sometimes, sino nakakasustain ng mga relationship na ganyan? Kasi may pera. Madali po baga. I mean, hindi rin madali. Not everything could be bought by money. But at least, maraming tao akuin natin that they materialize what they want, their dreams and desires, because they have money. Diba? Karamihan naman dyan, no? Yung isang artista na nagkaroon na ng jowa ngayon, dun ko sa kanya naintindihan, minsan nga sabi ko, para na rin lang akong trans and gay sa mga pinagdaanan ko sa mga boyfriends ko, no? Pero wala naman ako binibigay na pera. Ibig ko sabihin yung parang pagkatapos kang pangakuan and everything that you've given all hopes to them to trusting so much, and then bigla na lang iiwanan ka. Pero naiintindihan ko yung mga trans or gays or bakla who has given so much money, no? Tapos bigla na lang daw aalis. Kaya sabi ko, naiintindihan ko tong artistang to, no? Artista siya. I'll try not to be mentioning names siguro, guys, no? Pero I hope magigets nyo. Just as a matter of example. Na napakasakit, no? Napakasakit. I could imagine. Lalo na kung nagbigay-bigay ka ng kung ano, di ba? Yung you've invested not only emotions, your physical being, but also your wealth. Ang dami pong ganyan, no? Pinagluloko, pinagnakawa na yung company, kasi nga, ginawa niya. Tapos, hindi siya makahabol. Kasi, pag nag-ingay yun, sasabihin lang, bakla kasi, ganyan, ganyan. Kaya, in both ends naman, guys, kayo naman mga lalaki, kahit pa sabihin yung prostitute kayo, nagpapabayad kayo, yung tamang preno naman, na may damdamin ang bawat tao. No? Huwag kayong magpaasa sa wala. At, kayo naman mga gays, lagay nyo, ilugar nyo rin, no? Put in the proper place also your hopes and dreams. Kasi yun nga ang message noon ni Mr. Pemberton, na pwedeng pakisabi sa lahat ng gays, bakla, fagots, trans, na that they should not ask for us to be a lifetime husband. Kasi dun daw nga na-depress si Jennifer. So, iniwan niya sa hindi, magpakamatay talaga yun, guys. Kasi nakaset nga sa mind niya, no, na magiging misis na siya ng Amerikano, ganyan. So,
paki-forward po yan, yung information kung ganito, para wala tayong nagpapakamatay, wala tayong so much asa, tapos frustration yung kahihinatnan, kasi hindi naman. No, kasi remember guys ha, na yung devil, they could really fool us. They could fool us. Pwede kayong pagparasabihan niya na, oo, may gusto sa'yo si Mr. ganito, ganyan. Tapos in the end, hindi naman pala. Binigay mo lahat, tinaya mo lahat. No? Kaya bottom line ng everything, guys. God is love. We all came from the Lord God. Do not seek it from other people. If it comes, it comes. Naintindihan ko po kayo, pinagdaanan ko rin yan. No? Nakailan kaya ako ng boyfriend na wanting for me to get married. Masakit. Masakit. Pero ang ginagawa ko, iniiyak ko lang kasi yan, guys. Iniiyak ko yan, pinapahinga ko, pinipray ko kay God, tapos dinadivert ko attention ko. I do, you know, the things that I need to do, you know, my social entrepreneurship. I write. Why don't you do the same thing? Para at least alam nyo po na hindi naman ako nagsasalita na walang experience, no? Minsan kasi sasabihin nyo, madali lang yung magsabi si sister, hindi naman na-experience, no? How painful it is. Pero at this point, I am telling you, no, yung artista nga na yun, pinag-pray ko rin yun kasi naging paborito ko rin, naging favorite ko rin yun, at naging crush ko din. Nasabi ko, sana hindi na niya ma-experience yun, no? After having given so much, you know, money, material things, saka naman daw yun, parang, kumbaga, tumatakbo so, yung mga nauna niyang partners. And now, he has a partner. Pero, I wonder kung magsistick on naman yan, kung tatagal. Kaya, yun na lang yung advice ko sa inyo, guys, para hindi rin kayo masaktan masyado. And, for you not to reach that point to of despair na almost you want to kill yourself because of, you know, despair. No. Think that you are very precious to the Lord God. God loves you so much, no matter what. Si mga magulang ng mga kaibigan mo, kahit hindi sila umiimik sa'yo, they love you so much. And you are worth more than your boyfriend or girlfriends. Kaya, tamang preno lang, guys, no? Dapat yung love, nagre-reciprocate yun. No, do not be dependent so much sa partners ninyo in all aspects of your life in order for you to be spared also, kasi mali din talaga, diba? Kahit kayo mga kabit-kabit ha, ang alam ko ang dami dyan sa inyo na de-despair na dependent naman na masyado sa yun, sa boyfriend nila na may asawa naman. What if one day they die, you know, in all aspects, no, psychologically, emotionally, no, financially. Kaya nga yung isang alam kong artista, no, pinapatay na yung mga kabit-kabit ng asawa ng inchik. Para daw, wala daw, ano, sa gabal daw. Mali naman. No, nasanay naman yung foreigner na yon na andito lang sa Pilipinas. Who came from Persia. But pretends to be American. Pinapatay niya talaga. Pagka may naiinisan siya, papatayin niya. Which is mali naman, Diyos ko. Kumbaga, trigger hopping tinatawag. Ang daming guys, ang daming. Ang daming i-deal with ng mga tao. Merong mga sinasaniba ng devil, merong may psychological problem, may emotional imbalance. So, yan ang advice ko po sa inyo, ha? LGBTQIA plus community members. Understand also other people. That as much as you do not want to be hurt, of course, pati ako, ayaw ko kayo nasasaktan. Pero isipin nyo rin kami na hindi rin member sa ganyan, yung ibang tao na nagiging object of your affection. What is their freedom and free will too? What is their plans? What are they, their thoughts? What are their fears? Diba? Yung mga ganyan, i-consider nyo po yan. Kasi you have to accept the fact, diba, na yun nga yung nilalagay nyo sa mga profiles nyo eh. Yung relationship, complicated. It means to say, because it's abnormal. Diba? So, we respect each other, but at the same time,
let us see the norms. Tingnan mo kung kasalanan siya o hindi. Illegal ba siya o hindi. And up to what point can you really push it? Diba? Tsaka ang dami naman po nag-witnessing na mga bakla, no, na mga tomboy na nagsipagbagong buhay, na touch ni Jesu Cristo. At na-realize na yung katawan talaga nila. Eh kung ano yung nandiyan, it's okay na effeminate, it's okay na medyo boyish ka. Ako nga, boyish din po ako sometimes, no? Pero yung to the point na pangarapin mo yung something na hindi ka naman talaga originally made by God na like that, it's a really craziness, guys. Diba? Schizophrenia is actually having thoughts, words, and action, and in your heart for someone that you are not. Diba? Example, kung ako, isipin ko na aswang ako. Diba? I must be out of my mind dahil hindi naman. Diba? Wala naman akong wings, wala naman akong fangs, wala naman akong claws. Hindi naman, hindi ko, hindi ako ganahan kumain ng laman ng tao. Hindi ko sabihin, hindi ko naman yung gusto, no? So, it's schizophrenia. You know, pretending to be someone that you are not or something that you are not. Huwag na lang po kayo magalit, no? Nagtutulungan po tayo dito. I am not out to insult you. I am out to stir up your mind, to wake you up, so that you will have a wider, you know, perspective about this thing, no? Na huwag niyong isipin na biktima kayo, huwag niyong isipin lang na naapi kayo, no? We are trying to help you. Ako mismo, my objective of trying to assume the position as a counselor for the LGBTQIA+com members who might want lang naman for counseling, yun lang ang maibibigay ko po. And it really pays to cling on to the Lord God. Siya talaga mag-provide niyan, guys, kahit hindi ka magparabasa ng kung ano-ano. Siya niyan kahit yung Bible, hindi mo yan i-memorize. Pag nandyan si God with you, you are like, yung siguro tinatawag nilang para kang more than walking encyclopedia, because it's God who will infuse knowledge sa'yo. Na in situations, ano po ba to, Lord? Ganyan. And soon you will realize. Tsaka yung pagmamahal ng tao, guys, hindi natin yan pwedeng ipilit. That's one thing we need to accept in this lifetime. Kahit sa magkakapatid, kahit sa mama, anak, papa, anak, magpipinsan, ganyan. We cannot force people to. Kaya nga sa amin nga, sa mga relatives namin, minsan mas mahal pa si Robredo, no? Mas meron pa mga padalayan si Robredo, may allocation pa ng budget kaysa sa akin. Diba? Pero kaysa magparamukmuk ako, guys, na pagparaisipon ko yan, I just think na it's either they're out of their minds or they're just practicing their freedom and free will without conscience naman, no? Kasi alam naman na ako na nga, nagkabiriktima na ako kayan. Yun lang, guys. Kasi if you really insist on something, we could just pray for ito. Halimbawa, nagrabyado kayo, tomboy kayo, bakla kayo, nagrabyado kayo ng naging partner ninyo, i-pray nyo kay God. Pero for you to ruin yourself, it's a big no-no. You always think that God loves you so much, even if your mom left you, your father despised you, your uncle abused you, a lot of you have also been sexually abused. Why don't you mention them in your holy confession po? Because in the holy confession, there is healing also. No, huwag nyo na lang sasabihin yung pangalan nyo sa pare. Kasi even with the zeal of confessions din kasi, my dear brother priest, there are a lot of you who are also, you know, gossipers. Hindi naman yan sasabihin yung pangalan, pero alam naman sa kongregasyon kung sino, di ba? Yung mga sa description. Meron nga noon, may nagreklamo niya na before the mass, may nag-confess. Alam na yung isang taong yun ang nire-refer. Wala, sinugod ng parishioner yung pari. Kasi pinahiya, baga siya, pagkatapos na chismis pa, kung natutukoy ng mga parishioners. Mali po yun. Pero as a matter kasi of example, pwede pong gamitin yun. Pero
sana hindi naman dun sa time na yon, no? Fresh na fresh pa, nag-confess pa lang yung parishioner. So, ganun yung nangyari. So, you need to be careful also, no? Pastors and parishioners. Kung paano nyo i-deal yung mga ganyan. Tapos, ano pa po yun? So, yun po. Nakakalungkot lang po na also na, yun, may mga political figures tayo na kung bakit ang gulo din natin sa politika. Karamihan po sa kanila are practicing LGBTQIA plus community members. Dapat po, wala tayong mga ganyan. There should be good behavior. Eh, kailangan kumurakot kasi itutos to sa boyfriend. No? Boyfriend, bakla siya. Ayun nga po yung claim ko sa Asian Institute of Management, yung CFO doon, ikaw man, hindi kita kinakalaban, ha? Pero ura-urada pa lang, wala ka ng respeto. Wala pa kayong response up until now, 2 years na yung claim ko na yun. Pero may nakakita daw sa kanya na bigay ng cheque to someone who goes to AIM lobby. No, obvious naman na jowa. Oh, lalaki ba gayon? Kaya, do you see the logic, guys? Na in order for you to maintain someone, kasi abnormal nga. Abnormal yung relationship. So, in order for you to maintain someone, you have to have wealth for you to offer something. Kaya nga, good luck sa inyo na kung sobra yung asa nyo sa mga boyfriend nyo na forever na kami. Siseryosohin niya ako. Eh, wala ka namang matres. Hindi ka naman, ako nga na hindi nagbubuntis. Inaayaw ng boyfriend ko. Diba? Kasi yung normal talaga po, maghahanap yan ng baby. Maghahanap yan ng bubo sa isang pamilya. Kaya iyan po ang ano nyo sa isip nyo. So yun po. Isang example ko po sa AIM. Kasi I have given this person a chance talaga. Na wala man. Hindi man nag-ano. Nakikita daw na may mga binagbibigyan-bigyan ng cheque. O sino naman yun, guys? Galing sa labas. Bay. O makaka-apekto siya sa trabaho mo. Makaka-apekto siya sa regularity mo. Sa legal activities mo. Kaya ang dami pong aspeto, ha, LGBTQIA plus community members. Ang dami kayong aspeto, kaya ngayon ko naiintindihan, nakukonfirm, na justify and validify kung ano yung mga narinig ko noon sa mga enforcers na yung mga members nga niyan talagang dapat daw binabantayan. Kasi meron lang ganun. You have the tendency to do illegalities and even crimes kasi this passion nga. To the extreme scenario, worst case scenario, you could commit suicide, you could commit to kill someone because this is a passion thing. And napaka rare ang mga perfect situations that aakma sa gusto nyo nasa isip nyo at nasa puso nyo, no? To have a lifetime partner na kapareho nyo even without consideration of money or wealth. Do you get me? Do you get the logic, guys, that I am trying to help you think about, no? In order to sustain someone, you have to have money. So, paano kung wala namang magandang high income job, wala namang sariling savings, wala naman talagang sariling wealth? So, mapipilitan ng magnakaw. Diba? Sino yung pumatay dun sa mama ni Cherry Pie Picache? Isa rin pong bakla. No, wanting to wanting to keep up with the lifestyle. Kailangan pumorma, kailangan mag-makeup, kailangan may pambaya sa jowa. Oh, nakapatay po ba, guys? Nakakahinayang nga eh. Mas ang dami sa inyo, masisipag naman. Isahang jowaan yan, ubos yung savings na yan. Diba? Ilan sa inyo yung may disiplina? Na, okay, in order to maintain a partner,
you have money there to give. I'm talking about extreme cases, okay? But it's really very possible. It has already happened. It has already happened. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo masyado pong ini-encourage yung mga, minsan mga bata pa, ini-encourage yung so much, no? Tamang ano lang na to accept who they are, that they are effeminate in their hearts. They want to be pretty, they want to be ano. Pero sasaksakan nyo na ang katotohanan yan, meron kang male sex organ, meron kang ganito, ganyan, diba? And not to live in illusions and fantasies. Kasi yun na nga po, pagka umabot dun sa puntong na frustrate, yun nga, patakot po. Kung imbalance ka psychologically, hindi ka strong enough, mapatay mo yung sarili mo at saka makapatay ka ng ibang tao. Sa akin lang guys, mahal ko naman kayo. Ang dami ko naman mga crush na mga trans. No? Just like what God wants, no? Na dapat lahat may fraternal love, hindi lang naman yung romantic love. No, na naaawa naman ako sa inyo. That's why I have decided na to take effort man lang in the simple way that I can to reach out to you and help you out with. That's why I'm giving out my number there, no? Na hindi ko pa na-promise, alam ko lahat I have a perfect solutions to your concerns and problems, but may help you with, no, psycho and spiritual counseling I could give you. Pero pag hindi ko siya kaya, I could refer you to someone, di ba? Example, yung mga kailangan ng confession kaya guys, lalo na pag nag-accept kayo ng sacrament of confession na with sincerity talaga, tas complete, no, na out of love for God, gusto mo makipagbati kay Lord God. Grabe po ang healing niyan. Kaya nga sabi ko nga, kung lahat lang na tao may alam sa ginagawa ko noon, na every week talaga ako noon na nagko-confess guys, even if I don't have heavy sins, I make it a point na, kasi ang dami natin yan mga maliliit na ano, offenses kay God. We are all imperfect. Napakagaan po sa pakiramdam. Magaan. May pera ka sa wala. Parang feeling ko, sa bagay, that time, nandyan yung parents ko, no? So long as my basic needs are addressed, okay na ako niyan. Pero, why don't you try it out to yourself? Kung maganda nga sa akin. Kasi, that is really the promise of the sacrament. That's why, you priest, you should not deny anyone with the sacrament. Kaya nga, kung kayo din ay imbalance na mga tao, magkakaroon kayo ng psychological problem because of your LGBTQIA plus home practice na hindi nyo syempre ma-practice yan dyan kasi bawal, kasalanan, at the same time, wala kayong pera nyan. Yun ang totoo nyan. Otherwise, you would be getting from the church fund, which is corruption. A big no-no. Better for you to exit. No? I-sort out yung sarili nyo. Pero, meron akong priest na ina-advise na baka temptation lang yan sa'yo, Father. You need to accept the fact that effeminate ka. Pero, you could still go on as a priest. But, you have to discipline yourself. You cannot really have sex. Kasi nakalagay naman talaga yun sa canon law. Bawal yun sa inyo. Lalo ng homosexual sex activities. Diba? So, you need to make a decision once and for all. Kasi anyway, it has been said by confessors years ago that the grace of the Lord God enters into our decision. No? Our decision na, kumbaga, yes or no, or you choose to be priest, you choose to be madre, you choose to be single, you choose to be married life, and to whom you decided to be married with. Kahit pa paano po, nandyan na yung grace ni God niyan. Tutulungan ka na niyan. No? Pero you have to cooperate pa rin. No? You have to cooperate pa rin. Ha? Paano mo siya ma-enforce, ma-uphold, ma-keep in the best way you can, with holiness and in the most legal manner possible.
So, sabi nga nila, God does not want a lukewarm person, no? Kaya I'm encouraging that someone who has been, you know, thinking of making the go to me, pero ang dami niyang naiisip, ganyan, samantalang ang tagal-tagal ng panahon na yung pagdadalawang isip niya rin yung naging sagabal, di ba? Na dapat kami nga, yung parang ganon, ang gusto ni God, may decision ka. It's either yes or no. Because God does not want a lukewarm. It's a form of a sin din, yung lukewarmness, di ba? Yung parang hindi ka makadecide kung yes or no ka, hot or cold. In between ka kasi you want to be safe. Diba? If you are pro-God or against God, ibig sabihin, doon ka kay Satan, sa hell ka. No? At yun ang aking this vlog is all about that one, no? Pinaglalaanan ko kayo ng panahon, LGBTQIA+ community members. Huwag kayo magagalit. No? If you have questions and suggestions, you may call me up. 0945-199-7718. I repeat, I may not have all the answers to your questions. Some of it might be, you know, first time for me. I have to study them. I have to pray over them and ask the Lord God about them. But I'm giving you allocation of my time. Do not despair. Do not despair. There are also, basta, tsaka isipin nyo ha, LGBTQIA+ community member, hindi naman ibig sabihin na ito lang yung isa sa sayings that I usually share to friends and to my siblings to na huwag ka mang api at huwag ka rin magpapaapi. Diba? Tamang ano lang na hindi naman gusto ni God na nagpapaapi tayo, pero kung yung mapapag-usapan ng matino, hindi naman yung patayan agad. Huwag ka mang api at huwag ka rin magpapaapi. There are a lot of you kasi guys na just because the relationship nga is complicated, no, na sometimes may permiso pa ng asawa, no, just because ganyan yung situation, sometimes si pagot naman or si gay ay paapi naman ng todong todo, no, ninakawa na, niloko pa, hanggang nagsarado yung negosyong pinag-iwanan sana doon sa naging boyfriend, ay siya na yung naging pobre. Yung naging boyfriend na, ang nag-astang mayaman na guys. Pa-hotel-hotel. Naawa din ako kay trans kasi she is also due of respect and love. Diba? May bayad na nga yun. Kasi prostitution service man yun. May bayad na nga. Nandiyan pa yung misis po. No? Siyempre, anda-anda, pera. Tiniwalaan po ng kumpanya. Kasi nag-abroad po. Si negosyante. Nakakaawa naman po. No? Dinideclare lang na walang sales. Samantalang, mabenta masyado. Hanggang inabot ng lockdown. So, na-pressure na yung owner, pinasarado na lang po. Oh, pinalugi naman masyado yung trans, no? Nagmahal lang naman yung trans. At meron nga lang nung complicated desires na ganun. Tapos, ikaw naman, willing ka mag-give in sa ganun. Pero, in exchange of money. Sana hindi nyo naman inaagrabyado, guys, yung ganyan. If you think that you are being abused, then do not enter into such a relationship. Ang sinasabi ko lang dyan, wala naman kayong karapatan. Naapihin din yung mga trans. At kayo naman mga trans, wala din kayong karapatang abusuhin or pilitin or, you know, apihin din ang kung sinong natitipuhan nyo. No, kasi alam ko noon sa AIM, meron mang ganyan. Natitipuhan niya pala, ihaharas niya. Tapos yun pala, magpapa-attention lang. I think my brother was victim of that one. Hindi ko naman alam yun. Hindi ko alam kung naging silang mag-boyfriend. Pero may mga ganong pamamaraan po, no? So, in both ways, guys, huwag nyo isipin na kami kasi trans, kami gay, api kami. Huwag nyo isipin na ganyan.
still keep in your mind love and respect that is due of each one of us, whether you be trans, whether you be gay or not, whether you are Chinese or not, whether you are Spanish or not, Pinoy or not, American or not, black or not. Everyone is due of respect and love. Let everyone exercise their freedom and free will within the bounds of the law, within the bounds of the commands of God. You know, para naman hindi ka masyadong masakit kasi ako, kakaiba ako, weird ako. No. Mamaya, mas malawak pa yung isip mo kaysa sa mga normal. In fact, I could see that a lot of trans, a lot of LGBTQIA plus community members are more talented. You are given so much, no? Di ba yung mga comedians, karamihan dyan nasa ganyang qualification. So just make use of them. But at the same time, tamang awa lang sa sarili mo na tamang hindi rin aabot sa point na you will be the one to abuse other people. No? So nakakalungkot yung nalaman ko na isang political figure na yung mga anak niya yung pinagpraktisa niya yung pagkatomboy niya. Pagkatapos makikipag-sex sa lalaking mga kasambahay, driver. No? It's really craziness. At hindi raw nakakapagsalita yung mga bata. Minsan daw merong bisita. Yung mga bata daw parang hihilahin yung bisita. Parang gusto ba magsumbong pero hindi naman nakakapagsalita. Pero tinitingnan lang nila sa mata. Kawawa naman, 'di ba guys? Tapos dumaki na lang yung mga ganyan. And they are really like they are rotten inside if they are not healed by the grace of the Lord God. Later on, they'll also be the ones who would be victimizing other people. Yung mga ganon na hindi na heal, yung mga victims of rape, victims of child molestation, victims of child prostitution, dahil wala naman silang kapasidad mag-desisyon para sa sarili nila, di ba? If they are forced by older people, akala din nila yan, normal ba yun? Kasi sa isip nila, nandun yung tiwala nila, lalo na kung nanay at tatay, di ba? Or guardian, or mga tita-tito, nakakatandang kapatid. No, huwag tayo mag-abusuhan, guys. Yan ang tinatawag kong abuso. Inaabuso yung tiwala. So, yun, it's either possessed ka ng devil, ni Beelzebub, who is the demon of lust, no? Yan ang evil spirit ng kabastusan, kabaglaan. In fact, it is represented by a bangaw. No? Kung ano yung malaswa, madusta, tsaka maati. Yaon yan, dyan si Beelzebub. Pagkatapos baka yan, ano yan, selfish yan na maray. Tubagang, uya na si Saiya, ata nasa politics, nasa government. Magpapara ko, aba yan, samuya pa ni, pagkakanakan mga pobresa, kuya niyo. Ata disaster, sakop ni. Itutos to sa pagiging niyang tomboy or bakla. That is the reality. Kaya nga, tama naman yung mga polis na kailangan anya bantayan. Di ba may mga napreso noon? I am not happy na may mga napreso noong Pride Month, no? Nung nag-rally sila, nag-violate, nag-breach into the quarantine protocols. So, napreso yung mga ibang trans gays na nag-attend dun sa Pride Month rally, prinereso po. Tapos, meron dun isang enforcer na yun po ang pananaw po, no, na karamihan sa kanila would, incite misbehaviors. Yun na nga po, yung nagre-rage kasi yung nandito sa loob na kakaiba. Na hindi naman raso na gagawa ka ng masama, gagawa ka ng illegal, ng krimen. You need to ask the Lord God, what is this rage about? What is this uneasiness about inside of me? So, you really need, we, each one of us, really needs personal relationship to the Lord God. Limited kasi tayo, guys. Kahit ako, minsan, tatanong ako, ano kaya to Lord?
meron ba akong napapabayaan? Meron ba akong, while you are at peace in one place, diba, alam mo naman, wala ka namang tahasang inagrabyado. But there might be people who needs you, there might be things that you should be doing na ikaw lang yung makakagawa. So, pag may mga ganyan kayo sa loob ninyo, tumahimik kayo. Say a prayer. Call on the Blessed Mother and the Holy Spirit. Ano po ito, Lord? Lalo na tayo mo naka-lockdown, no? May quarantine and everything. Hindi tayo maka-alis. Tumahimik kayo at mag-pray. Ano po, Lord, ang gusto mong gawin ko? So, I could just imagine with the LGBTQIA+ community members. So, huwag tayo magyabang, no? Yung pagiging nating kakaiba, bagamat, gawin nating asset. Gawin nating gift from the Lord God. So, yun nga yung sasabihin ko sa inyo, magiging santo kayo kung i-overcome nyo yung sarili nyo kahit gustong gusto nyo ng lalaki, na lalaki naman kayo. Kung pipigilan nyo yan, guys, no, to the extent possible, then kayo nyan masasanto. Sainthood is about overcoming one's natural tendency that is leading to sin if you give in. Kasi yun din ang isa sa pinag-aralan ko sa convent. Sabi ko, paano kaya sila naging santo? They are ordinary people like us. Nagugutom, nakaka-feel ng pagod, nakaka-feel ng, you know, all the natural things that human beings could feel. Like sexual or just to... How did they became saints? They follow the will of the Lord God with all their might. No? They have trembled and cooperated with their own salvation. It's written in the Holy Bible. You should tremble and, ano ba yun? You should work out your salvation in fear and trembling. Yun ang mga ginawa po na naging santo. Pagkatapos, in-overcome nila yung sarili nila. Example, gustong-gusto nila ng sex. Eh, if you have so much of that one, especially if you are not married, you commit sin, di ba? Sin from one to the next. And with how many partners you have. So, pag pinigilan mo yan, Lord, tulungan mo ako. No? Sarap-sarap mag-ano. Pero ayaw na kitang i-offend something like that. Yun, kung gagawa mo yan, guys, masanto ka, pupunta ka ng langit niyan. The same thing din, kung galit na galit ka, pagkatapos gusto mong pigilan para hindi ka makapatay ng tao. Those are simple things. Being heroic on those things, guys. Yung you fight yourself, you discipline yourself. Even in martial arts, bagang guys. You are nothing. That black belt of yours is nothing. If you have no character, you have no humility, you have no self-discipline. A lot of those members that I am with, Bastekan International Incorporated, Bastekan Clan pala, mga black belts yan, nagyayabang pa sa akin na ilang degrees na sila kasi nung umalis ako ng Naga noon, plain black lang po ako. Pero tingnan nyo, guys, how you are right now. Ang iba sa inyo, sige ng prostitusyon, sige ng pang-aagaw. Nagiging satisfaction niya mag-aagaw ng mga boyfriend ng may boyfriend, husband ng mga husbands ng kabatch namin. You are out of your mind. Tsaka yung devil sa'yo, mukbang na. Hindi mo masabi ang sarili mong you are a real black belter if you don't have self-discipline. Self-mastery. Oh, alam ko na to. Nakatingin sa akin. Iwasin ko na lang ang tingin ko kasi after this one, magkakalandian kami. Diba? Yung mga, ang mga prostitute pati kasi, yun ang napag-alamanan ko na. Silent yan. Titingin yan sa mata pagkatapos manging kikindat. Hindi ko yun naintindihan noon kasi may mga guys din noon na buong kaklase ko noon sa kasi nag-one sem din ako ditong grad school sa USI. Ay, nangingindat si kuya. Hindi ko naman yung naintindihan, guys. May asawa siya eh. Yung pala yun, parang nag-aalok something. Hindi mo matawag yung sarili mo. I challenge yung black belters. Alisin niya na lang yung black belts ninyo. If you do not know how to discipline yourselves, sige-sige kayo sa mali niyong gawa. Sige-sige sa droga. Sige-sige sa kung ano-ano mga plano.
na ikakasama ng iba, ikakapahamak ng iba. Kanyang kay Donna, sige-sige yan sa akin. Kung ano-ano po ang ginagawang, kung ano, nalaman lang na malupa kami. Hindi naman po totoo. Ang galing! Sanay na sanay pala yung pamilya kasi mga politiko. Hindi kasi kami ganyan. Yung mga politiko sa amin, mga distant relatives namin, yung mga Villafuerte. Hindi naman kami yung close at hand na nakita ko how it is. Kaya wala kaming kaalaman dyan sa mga ganyan. My parents were simple people na, you know, they were privately employed. Na may maliliit din kami mga negosyo to make ends meet. Not only ends meet, but beyond meeting ends meet. Oh, tapos meron pa kami mga lupa. Kaya mag-reflect kayo guys, ha? Huwag niyong gawing excuse na kami LGBTQIA+ community member. We are different, etc., etc. Still, the rule of God reigns yesterday, today, and tomorrow. Ano yung right mo? Ano yung freedom and free will mo? Nandyan din yan sa iba. So, if you insist on yourself, it is already called abuse. No? It's already against human rights. So, minamahal kayo, LGBTQIA+ community members. Gusto kayong pangalagaan, gusto kayong tulungan, pero isipin nyo rin po yung iba. The same thing should be given to other people. So, if you insist yourself and inflict pains on other people just for you to fulfill your dreams, which are, of course, in nature, abnormal for the reason being, most likely you are gonna commit sins and offenses, no? Wag naman nga aabot na crimes, pero the worst case scenario would tell you that it would. Diba? So, yun lang po. What else? So, do not forget to go to mass, guys. Kayong mga malalakas. Ako, masakit yung paa ko. Makikinig na ako sa internet. Sa Holy Mass. And then, health protocols, guys. Do not be very lax. Kahit nga dito sa bahay, nakakalimutan ko maglagay ng mask kung bababa ako or what. Kasi, hindi na po joke. Kung noon, iniisip ko, nakikita ko sa visions ko na, ano ba to? Imaginations ko ba? Oh. Diba, months ago, I have seen already the mutation. Parang may nagkakaroon siya ng gray na something. Sabi ko, mutation yun. Umiyak nga ako eh. Sabi ko, Lord, katakot naman. Lord, nag-mutate na. Ninja mutant. Kumbaga. Oh, diba? After several months, it's confirmed. Confirmed by the scientist na yun ang tinawag nilang variant. It just means that nagkaroon ng modification. Kumbaga. So, it's a mutation. So, as of yesterday, I have already reported na merong several viruses, no, in our midst. Nandiyan naman talaga yan, kaya lang mas stronger po siya ngayon. Let us ask, constantly ask the forgiveness of the Lord God. So, if we are doing this, my dear brothers and sisters, na mamatay man tayo sa hindi, sana kaawaan tayo at patawarin ni God para papasok tayo sa heaven, sa langit. Doon sa totoong langit, ha? Hindi yung langit-langit lang na pinapromise sa inyo ng devil. May mga spirits po yan dyan na nagsasuggest sa inyo na papasok ka ng langit kasi ganito. Yung pala, ang langit yung sinasabi, baliktan. Imagine mo yung patayin mo yan para pupunta ka ng langit. Mag-isip ka. Hindi ganyan si God. Ha? I am here to help. And I hope you also help me out. No health protocols, guys. Especially kayo who are working Monday again tomorrow. Do not be lax. No, have the mask. Wash your hands, etc., etc. Alam nyo na yan. Tsaka pwede ba, guys? Avoid nyo na yung mga plano-plano yung masasama. Kayong mga nag-aangkin ng mga lupa-lupa. Lisanin nyo yung mga privately owned lands. At kayong mga nagtayo ng mga building na alam nyo pali na sa description yung
area of description yung mga tinayo niyong building. Alam niyo yung sarili niyo. Pagbabayarin kayo niya ni God. Ang daming buildings dyan, alam ko na walang mga building permits. So, ibig sabihin, nakaaranab yan, no? Without me checking, guys, yung mga adjacent na buildings ng Robinsons, even Robinsons, are not yet cleared. No? I want clarification, guys. I am not saying final things here. Because hindi ko rin hawak yung mga titulo niya, no? I don't have, you know. Pero feel ko lang, kasi adjacent po dyan yung mga lupa namin. No? Nasaan yung mga building permit po niyan? Nasaan yung area of description? Imagine nyo mo yan, guys, kung nagpe-penalty na si God ngayon, pagkatapos, yung pa rin ang naiisip nyo na magpalusot kayo ng mga gusto ninyo, which is illegal naman in nature, and entonces, they are mortal sins. They are grave sins. No, a lot of you Chinese people are very, ano, parang you are trained on those things. No, na, hayaan mo na lang, daddy, tingnan natin kung may mag-check. Tapos mamantrahan, i-witchcraft yung mga owners na huwag na lang pumunta doon. Kung pwede nga lang, mamatay na lang. What are you gonna get out of it, guys? At the end of your life. Bukas, makalawa, God is gonna collect from you. Sa lahat ng mga strategies nyo na ganyan. Why don't you strategize on something that is good and legal? Mag-i-enjoy pa kayo mag-asawa at mga anak ninyo. Walang hahabulin, wala kang may peace of mind ka na hindi one day meron sa yung sisingil. Diba? Yun ang gusto kong maipakiusap sa inyo mga Chinese. Why don't you change your culture? A lot of you are already Catholic Christians. You should be following Christ, and Christ is a God of justice, God of love and mercy. But at the same time, He is a just God. So kung just yan, yun din ang ipa-follow natin. Why do you even care to plan out something na pwede nyong malusutan? Iba po kasi yung feeling ko dyan sa mga buildings na yung mga nandyan eh. I was even wanting to talk to any member ng family na who could really talk with me na yung maliwanagan lang, yung maklear naman sila, maklear naman yung hunch ko, no? I have that one, may hunch ako na ganyan. Diba sinabi ko na sa inyo several times, I have hunches. Tapos, nako-confirm ko, no? Nasaan yung building permit niyan? Tama ba yung binibigay ng building permit? Because the building permit would really initially regulate already that, oh, this building being built is in accordance with building code. Meron tong titulong lehitimo, merong etc. etc. na walang natapakang rights at walang naanab or walang na land grab in any manner doon sa adjacent land. Wag niyo kaming abusuhin mga Chinese just because you have money. Lalo na kami ng mga malulupa. Feel ko ngayon, even today, there are a lot of Chinese there in my land. No, yung lechonan diyan. Chinese po yung may-ari niya na hindi naman po sa kanya, nagkaray pa ng mga taungkan niya. Ginawang staff house yung ano namin, yung lupa. Pagkatapos yung mga patok ko, yung squatters din po doon na nagsasabi sa akin, guys. At medyo nakilala ko nga yung patok. Kaya pala sabi ko, lapit ang lapit sa akin yung mga patok kasi nakiupo-upo lang po ako doon. Lechonan po. Yung pa naman yung isa sa mga plinano ko noon kasi meron nga kaming babuyan ng konti. Sabi ko, mami, ano kaya mag-ano tayo ng babuyan? Parang agaw kayo ng agaw, no? Hindi lang yung idea, hindi lang yung lupa. Pati nga yung mga partner grabbing na yan, ang alam ko, galing din po yan sa inyo. No? As a pastor, makinig naman po kayo. Mali po yan. Mali yan. Huwag kayong mangumun yun if you are guilty of those. And up until you regret those things and you confess those things, that's the time that you could go to have communion. Ang dami niyo mga Chinese na ganyan. No? I speak as a pastor. Hindi kayo masasabihan niyo ni bishop nor any priest for that matter, but because they do not care about you. All they care about is themselves and the collection that they could get. I am telling you already that one.
ako lang yata nagsa-study sa lahat ng mga ganyan-ganyan in order to help out the souls be transformed. Ang dami po ninyo, akala nyo hindi ko alam, paroon parito kayo sa lupa ko. Kayo na naman yung nare-recognize ng mga pari, na wala kayo dyan, ni isa wala po ako dyan alam na Chinese. Mag-anuhan tayo, unless nagpagawa na naman kayo. Kasi yung minikwento sa akin na dating nasa assessor's office, na nagagawa nila yan ng ano, tas yun ang pinapakita. Assessor's office po yan. Kayo po yan asawa ni Mr. Rodriguez sa Dalipay. Yun din ang sinabi niya sa akin. Nakabenta nga sila. Wala man sila dyan. They are squatters. May katapusan yan, guys. Yung ganyan. Tapos, sige, pray ninyo na, Lord, mawala ang pandemya. Pero yung mga kanya-kanya yung krimen at mabibigat na kasalanan, ayaw niyo yung i-give up. May mga kabit-kabit kayo, hindi niyo mag-give up. Yung asawa niyong alam niyo nang pinagnanakawan lang kayo, pinagluloko kayo ng matagal ng panahon, hindi mo mag-give up. Patuloy kang niloloko. Patuloy ka nagpapaloko. At entonces, pareho kayong nasasadlak sa kasalanan. Ang sarap sana, guys, ang buhay. Yung mga ganyan. Asawa mo, turuan mo. Kausapin mo, gusto mo pa ba ito o hindi na? Kasi yung sa pag-aasawa, totoong pagmamahalan. Hindi lukuhan, hindi nakawan. Hindi, ano yung pagkanuluan. May mga ganyan po sa inyo na nagsasama. Akala mo, may baril sa ilalim yung isa naman, ganyan. Wala ng sense of security. Ha? Nag-asawa ang dalawang tao, guys, para magmahalan, para you hold each other's hands towards the Lord God up until death. Because if your family, your marriage is not functioning that well, might as well for you to separate. Kasi paano kung aabot kayo sa patayan?